sa pamamasada ng jeep na itaguyod ni Mang Carlos ang kanyang mga anak at ito rin ang bumuhay sa kanilang pamilya. Yung 3 years kong paghulog boundary dyan, may natapos naman yung dalawa kong anak. Yung panganay ko, HRM. Yung pangalawa, sa awa ng Diyos, matatapos na itong January. Ang kanilang jeepney, ipinangutang pa niya sa bangko noon at matyagang hinulog-hulugan. Dati sir, nakikipasada ako sir. Tapos, may panukala sir sa bangko. Hulog boundary, 3 years to pay. Sa awa ng Diyos sir, natapos ko naman. Isa si Mang Carlos sa maraming jeepney operator at driver na piniling huwag sumapi sa kooperatiba kahit paaminado siyang hindi alam kung ano ang magiging kabuhayan dahil pamamasada lang ng jeepney ang alam niyang trabaho. Sabi ng Department of Transportation, may plano ang gobyerno para mahanapan sila ng ibang pagkakakitaan. Meron pong tulong na ibibigay ang DSWD. Sa PUVMP, meron pong programa through TESDA and DOLE para makatulong sa operators. Yung ating mga drivers, from the old system of drivers and operators, sila po ay magiging drivers at miyembro na po ng kooperatiba at korporasyon at tuloy-tuloy po yung trabaho nila. Sabi naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, pagpapaliwanagin nila ang lahat ng mga jeepney operator na hindi nagpa-consolidate kung magpapatuloy silang bibiyahe pa matapos ng January 31 extension. Lahat po ng mga hindi nag-consolidate, padadalan po namin ng show cause order. After January 31, wala na po kayong prangkisa, hulihan na po yun. At ang classification na po ng sasakyan po ninyo ay kolorum na. Lahat ng hindi nakapag-consolidate, classified na pong kolorum, kaya huhuliin na po ito. Yes, by February 1. Giit naman ng grupong manibela na tumututol sa consolidation, pagkatapos na extension ng gobyerno sa katapusan ng Enero, tuloy nilang ilalaban ang kabuhayang tumutusto sa kanilang pamilya. Igigiit pa rin namin, Sir Johnson, na makabiyahe po kami. Sa kabila naman ng plano ng mga mambabatas na hilingin kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na suspindihin ang implementasyon ng PUV Modernization Program, nanindigan ng DOTR na wala nang makapipigil dito. Ang order po sa amin, ang decision po ng ating Pangulo, firm na po yung deadline. So ang DOTR family po regarding sa programa ng PUVMP, 100% po go yun. Sa ngayon, ang tanging magagawa ng mga kagaya ni Mang Carlos, umasang maririnig pa rin ng Pangulo ang kanilang hinaing. Sa gitna ng panawagan ng modernisasyon, ang tanong ng marami ay kung ano ang magiging kapalaran ng minsay tinugureang hari ng kalsada. Makakahabol ba sila sa panahon o tuluyang maiitsepuera at maisasantabi? Johnson Manabat, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,